buhay nga naman talaga, oh. Hirap pag may mga ganyang klase ng tao, mga walang paki sa iba. So guys, sa mga tulad kong nagbabike, lalong-lalo na sa highway, doble ingat tayo at iwas tayo sa mga ganyang klase ng tao sa daan. Hey guys, good morning! So, bali ngayon pala, ikawalong araw na natin sa pagbabike. Pasensya na, hindi ko na na-record yung mga una. So, bali ngayon, pangatlong araw ko nang tumatakbo ng 63 kilometers. Bali, hindi ko na nga pala na-record yung unang dalawang araw kasi wala sa iOS. Insider, nakakalimutan ko yung charge yung cellphone ko, or your camera, or yung camera. Kaya wala akong nagawang video. So, bali ngayon, ikatlong araw, pinaghandaan ko na. Sinerge ko na yung cellphone, pati itong camera. Nag-ready ako ng dalawang battery for the camera. Medyo mahaba-haba kasi takbuhan 63 kilometers. Bali, naabot ako ng higit 3 oras, almost 4 hours kung tinatakbo sa mga unang dalawang araw ko. Kaya ang nangyayari, wala pa ako sa kalahati ng aking tinatakbo. It's either lupad mo yung camera o yung cellphone. Kaya sa araw na to, talagang pinaghandaan ko na. Sinerge ko na mabuti yung cellphone ko. Tulad na nasabi ko kanina, nag-ready na ako ng dalawang battery. Pati na rin yung memory card ko. Nilabas ko na yung 128 na memory card, which is yun na yung sinalpa ko sa camera para hindi maubusan ng memory. At ma-record ko ng maayos itong takbo natin. Bali, itong ruta ko nga pala for this 63 kilometers na ating tinatakbo. Sa mga familiar dyan sa province of Isabela, bali, ito yung town or yung town na dinadaan ako sa rutang ito. First, nag-start ako ng San Isidro. And then, going to Santiago. After Santiago, going to Ramon to San Mateo to Alicia, then Alicia, going back to San Isidro. Ang kagandahan kasi sa rutang ito, very friendly siya, lalo na sa mga baguhang tulad ko. Hindi kasi ganang karami yung akyatan niya. Bali, makakaranas ka lamang ng akyatan sa puntang Ramon. Pero yung mga akyatan niya is hindi naman ganong kahirap. At saka hindi siya ganong kaboring tong rutang to kasi marami kang makakasalunod, makakasabay ang mga siklista. So, pwede kang makipaglaro sa kanila, sumabay. So, sali ko ang ito, papunta na ito ng Ramon, palabas na ito ng Santiago City. Sa part na ito, medyo may enjoy mo pa yung pagbabike kasi halos lahat ng dadaanan mo ay asfalto. Napakasarap mong patakbo. Pero pagkatapos nito, pagkarating natin ng Ramon, sementado yung daan pero hindi siya asfalto. So, napakahirap. At lalong-lalo na pag ganitong umaga, yung daan papuntang Ramon, then Ramon going to San Mateo. San Mateo, going to Alicia. Mostly doon, pag maga yung mga ganitong oras na tinatakbo mo, pasalubong yung hangin. So, maramdam mo, napakabigat. Pero maganda yun para mag-train nga naman yung binti. At for endurance training na rin. Alicia Road, boss. Hindi na ako babalik. Hindi na, boss. Ah, boss.
Nga pala guys, sa mga katulad kong nagbabike sa highway, pag hinarag tayo, pinara tayo ng ganito, huminto tayo, makalampas man tayo, balik tayo, makipag-usap lang tayo ng maayos konti para sa ganon iwas sa berya. Tulad ng nangyari dito, hinarang ako kasi medyo stricto pang Santiago, labas-pasok sa city nila. So bali dito sinabi ko na hindi na ako babalik ng Santiago, magdidiretso na akong Alicia. Kaya yun, pinayagan akong lumusot. Ganun lang. Sa park nga pa lang ito, nasa Ramon na ako. Dito na yung medyo marami akyat-akyat. Bali, sa harapan ko nga pa lang may nakita ang mga grupo ng bata. So, napag-tripan ko na lang nahabol-habulin. Ano nga yung iba, titingin-tingin sila sa likod. Bali, naka 29er kasi ako. Kaya hindi ako ganun kahirap umakyat pag 29er. Usually, yung ginagawa ko lang dito is spin lang. Tuloy-tuloy, dire-diretso na siyang umakyat. Tumitingin yung mga bata. Yan, marami pa sila dyan sa taas. Nagtripan ko na lang talaga ng habulin. So bali, napakalayo pa kasi ng distansya ng mga yan. Walang magawa, medyo boring. Yan, hinabol ko sila pa. Hinabol ko sila dito sa hill. Kaso yan nga lang, parang medyo may nakatrip din umabol sa amin. Hindi ko pa nakita itong mga tayo malayang distance ng mga ito. Nadaanan ko yata sila kasi ito nakaready nun. Yan, biglang habol. Hindi lang kasi halata sa camera pero medyo mahawa-hawa yata din ang daan na ito. Dito sa part na to ako pinaka natro kasi kita ko tong batang to ayaw kong pahabol eh, nung malapit na ako biglang nag sprint pero ayun, pinagtripa ko na lang din hinahabol-habol. Kaso hindi yata, hindi nagtagal yung lakas niya, pagod din bumigay. Ito yung kagandahan ng rutang to. Hindi siya ganun ka-boring kasi marami ka talagang maaaral sa bayan. Maraming mga bata na papatakbo rito araw-araw. Bale, ito na yata yung dalawang batang umabol sa atin kanina sa akyatan. Nabutan ko din sila pero pabagal na sila rito. Mukhang pupunta yata silang magat dam. Bali, dito kasi sa palengking ito, ito na yung junction yung papuntang magat. Siguro next time punta tayo magat, pero sa ngayon sundin muna natin tong ruta natin, tapusin muna natin tong 63 kilometers na to sa loob ng 30 days, and after that yun naman siguro mamamasyal tayo gamit ang bike.
So bali ito nga pala guys, makikita nyo sa screen yung mapa ng ruta natin. So bali ang total niya is 63.4 kilometers. So makikita nyo rin dito yung naging resulta ng takbo natin sa araw na ito. So bali sa 63.4 kilometers, ay nakuha naman natin siya sa loob ng 3 oras. I think okay na to, pero try pa rin natin. Try ko pa rin i-improve yung sarili ko. Baka sakali bababa ko pa to. Siguro kung maabot ko yung 2 hours and 30 minutes, masaya na siguro ako doon. Pero hindi siguro basta-basta abutin yun. Kailangan na matinding training, pero ganun nga siguro. Tuloy-tuloy lang to hanggang sa makukuha rin natin. Nga pala guys, patuloy nyo lang panoorin itong video na ito hanggang sa matapos. And please comment, share, and subscribe to this channel. Nga pala ulit, hindi ko channel itong channel na to. Channel to ng misis ko at nakiki-upload lang ako. Nga pala, ako muna yung nag-upload dito sa channel niya kasi hindi pa siya makagawa ng video. Kasi nasa Taiwan siya at medyo hindi maganda ang kalagayan ng mga OFW doon ngayon. Mostly kasi sa kanila, lalo na yung mga nandun sa Taipei, New Taipei, naka-lockdown sila. So baling nangyayari, pagtrabaho, diretso sa trabaho, tapos uwi ng dorm, bawal gumala, dun lang sila sa dorm. Kahit day off nila, bawal silang lumabas. Kaya guys, nga pala, please pray for them. Sa lahat ng mga OFW sa Taiwan, sana mag-ingat kayo dyan. Pag-ingatan yung mga sarili nyo, especially sa asawa ko, ingat kayo dyan. Mamaya. Okay guys, once again, thank you for watching. Please tapusin nyo na lang itong video na to. And please don't forget, once again, please don't forget to comment, share, and subscribe to this channel. Okay guys, thank you for watching. Bye-bye.